Marami ang nag-react sa post sa Enchong D tungkol sa mga government officials na nagpa-test kung positive sila sa COVID-19. Sa Instagram story ni Enchong D, galit na galit siya na ipinakita ang listahan at ayon kay Enchong, inconsiderate at swapang daw ang mga government officials na ito. Ayon sa nasabing listahan, since limited lang ang test kits, hindi lahat ay binibigyan nito. Pero dahil nga ang ilan sa mga ito ay politicians na na-expose sa mga COVID-19, lalo na ang presidente na lumalabas at si Mayor Isko Moreno. Although wala silang mga symptoms, may ilang netizens na nagsabing okay lang naman na magpa-test ang dalawa. Narito ang buong listahan na ayon kay Enchong D ay kailangan daw na i-remember ang mga pangalan ng mga politicians at families who get tested for COVID-19 despite being asymptomatic, while hundreds of citizens who exhibit symptoms cannot be tested due to the limited number of testing kit in the country. Narito ang buong listahan. Francis Tolentino, Senator, Tito Soto, Mig Zubiri, Grace Po, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Amy Marcos, Nancy Binay, Dick Gordon, Kate Gordon, Dick Gordon's wife, Sherwin Gachalian, Bongo, Rene Samonte, Senate Sergeant at Arms, Franklin Drilon, Senate Minority Leader, Mila Serrano Genuino, Ramon Tulfo, John Vic Remulla, Mark Villar, Carlos Dominguez III, Arthur Tugade, Salvador Medialdea, Dominic Roque, Isko Moreno, Cesar Chavez, Ben Jokno, Archie Gamboa, Roseanne Gamboa, wife ng PNP Chief, CJ Justado Peralta, Hernandez Peralta, Salvador Medialdea, Jesus Durante III, Julius Leonen, Kitty Duterte, Sebastian Duterte, Paolo Duterte, Hanilet Avancena, the common law wife of President, and of course, Rodrigo Duterte, the President. Kasama sa listahan ng mga anak ni Pangulong Duterte na sina Kitty, Sebastian at Paolo Duterte, pati ang common law wife na si Hanilet Abasenya. Ayon sa report, as of March 22, there are only 1,516 tests conducted. Ilan sa mga requirements para makapag-test ay ang mga taong under investigation or showing severe symptoms such as pneumonia and severe acute respiratory syndrome. Well, halo-halo nga ang naging reaction sa mga netizens kung okay lang bang magpa-test ang ating presidente at ilang tao na nasa gobyerno. Ilang mga netizens ang nagsabing nauunawaan naman nila si President Duterte dahil exposed nga ito at nasa 70 years old na rin. Ang kinwestiyon ng iba ay ang pagtetest kay Kitty, Sebastian, Paolo at common law wife ni Duterte na wala naman daw symptoms ng COVID-19. Ilan sa kinwestiyon din ni Enchong ay si Mayor Isko Moreno. Ayon sa ilang mga netizens, deserve naman daw ni Mayor na matest dahil masipag din ito sa trabaho at ginagawa ang lahat para sa kanyang nasasakupan. Kung hindi daw nga ito magpapatest at kung masakit daw ito or may sakit, paniguradong maapektuhan ng marami. Naikumpara tuloy ang ating mga leaders sa ibang bansa dahil ang iba ay hindi daw nagpapatest dahil limited nga ang testing kits. Ilan naman ang nagsabi na ayos nang di na magpa-test ang mga government officials na ito, lalo na ang Pangulo dahil sila nga ang nagtatrabaho para sa bayan. Ilan din ang nagsabing nalulungkot sila dahil kapag VIP ka, marami talaga ang pwedeng mangyari kumpara sa mga karaniwang tao. Ayon sa report ng Inquirer, nasa 34 government officials ang nag-test at mostly sa kanila ay wala namang sintomas or aggravating conditions. At dahil nga sa VIP testing na ito, na-delay ang testing ng isang doktor at dahil dito ay namatay ang doktor noong March 21. Nakakalungkot mang isip, pero dahil sa panahon ito, kailangan talaga ng mga tao na sumunod at mag-ingat. May mga privileges man sila pero dapat pa rin naunahin ang kapakanan ng nakakarami. Ano ang masasabi niyo sa story na ito?